Ito na mga kanoipi, yung bago nating setup ng GoPro Hero 8 Black na vlogging setup mga kanoipi. Masayang-masaya na naman si kanoipi for this magandang setup, di ba mga kanoipi? Panalo! What's up mga kanoipi? Kumusta kayo? Ako ayos lang din. Hopefully na ayos lang kayo dyan sa inyong lugar ngayon at mag-ingat kayo parate. Nandito pala tayo ngayon sa park na kung saan dito tayo na nag-unboxing ng sapatos, di ba? Pero ngayon mga kanoipi, yung gagawin natin ngayon, yung content natin ngayon, pag-uusapan naman natin yung gamit kong GoPro Hero 8 Black na camera ngayon, yung ginagamit kong pang-vlog dito sa bansang Taiwan. Di ba nung nakaraan na pumunta tayo ng Chungli nung kasama ko si Yo Vlog at tumingin nga kami ng media mode, GoPro media mode. So ayun, sumahod na tayo at may natira sa nasahod natin sa pera. Kaya bumili ako ng media mode mga kanoipi kasi magagamit ko yon pag lumalabas ako kasi dito sa Taiwan malakas yung hangin. Ayoko naman na puro hangin na lang yung naririnig nyo sa video ko. So ito yung papakita ko sa inyo mga kanoipi, yung nabili kong media mode para dito sa GoPro natin. At ito nga pala yung media mode yan. Bali nabili ko siya nung nakarang araw sa Chungli, Nova. So hindi na ako nakapag-video nung binili ko tong mga kanoipi. Madalian lang yung lakad ko eh. Ayan, may media mode na tayo. Bali hindi ko pa siya nabuksan mga kanoipi. Ngayon, i-unbox natin to para makita nyo yung bago nating setup ng GoPro natin. So hopefully na maganda siyang gamitin, di ba? So hindi lang ito yung nabili kong para dito sa bago nating setup mga kanoipi. Nag-order din ako sa online ng mic na magagamit kasi yung mic ko na dati na Rode mic at yung 3.5 mic adapter ng GoPro, di ba? Alam niyo naman kung napanood niyo yung video ko na yon at nalubog sa tubig yung GoPro ko kasama na yung mic at saka yung mic adapter. So nasira siya mga kanoipi. Trinay ko nung nakaraang araw, trinay kong nilagay sa GoPro ko. Ayun, tawag nun, nagbiblink dito sa screen niya kaya hindi ko na tinuloy agad na ginamit yon. Baka masira pa tong gamit nating GoPro. Mahirap na, mahal. Wala tayong pambili niyan. So, nag-invest na lang ako ulit ng panibagong accessories ng GoPro ko. Itong media mode nga. At ito yung isa pa na binili ko. Hindi ko pa siya nabuksan mga kanoipi. Nandito pa lang sa box yung mic na nabili ko para sa GoPro ko. So, bubuksan natin para makita nyo yung brand ng GoPro. Makita nyo yung brand ng mic na binili ko. So, may cutter tayo dito. Bubuksan lang natin. Para ma-unbox na natin to at mapakita ko sa inyo yung setup ng GoPro nating bago. Ayan, naka-bubble wrap po siya. So tabi na natin yung karton na yun. Diyan ka muna. So ito yung nahulog yung box, diyan ka muna. So ito yung mic na binili ko mga kanoipi. Saramonic mic yung brand nya, B-Mic Mini. Ayan yung mic nya. Saka to. Yeah. So ito, hindi ko pa alam kung maganda siyang gamitin. At yung dati kasing mic ko, Rode mic yung gamit ko noon dati mga kanoipi. Bali nandito sa bag yun. Papakita ko muna sa inyo yung dati kong gamit. Saan na yung mic adapter? Tapos yung mic. Bali, ito nga pala yung 3.5 mic adapter ng GoPro.
Ayan, nasira na to mga Kanoy P kasi napasukan siya ng tubig dati. At ito yung road mic na gamit ko dati. Yan. So, hindi na magagamit. Siguro itong windscreen na lang siya na dead cut yung magagamit natin kung sakasakali dito sa bago nating Saramonic B Mic Mini. At ito siya mga Kanoy P, yung luma kong gamit. So, hindi na magagamit to kasi nalubog sa tubig, baka ma siguro may tubig pa dun sa loob niya, nasira na yung mga parts niya. Kaya tawag nun, nung nilagay ko sa GoPro ko, yung GoPro naman yung nagbiblink yung LCD niya. So ito mga Kanoy P, unbox na natin tong Saramonic mic para malagay na natin sa GoPro natin, ma-setup natin. So tanggalin natin to, na-slide lang siya. Ayan. Kasi napanood ko na rin sa mga video sa YouTube to, yung unboxing niya. Tinignan ko rin yung mga review ng mic na to. Maganda naman mga Kanoy P. Parang road lang din. Ayan. Ulog pa. Ayan mga Kanoy P. Ito yung dead cut. Ito yung mic. Tapos ito yung dalawang kable niya. Yung cable niya, pwede siya sa cellphone, smartphone o kaya sa DSLR na camera. Pwede rin sa GoPro yan. So ilalabas ko lang mga Kanoy P. Tapos yan, box din natin yung media mode natin. So yan mga Kanoy P, nandito na yung mic, shotgun mic at yung dead cut nya. So ilalagay mo lang yan para may windscreen siya, para hindi maingay pag kwan, ginagamit natin. So ganyan yung style niya mga Kanoy P. Yan. May brand na siya na Saramonic mic. Saramonic yan. So kung gusto nyong bumili ng ganito, nasa online lang siya, Carousel o kaya sa Shopee dito sa Taiwan. Buksan na rin natin tong cable mga Kanoy P. So tignan ko yung dalawa pala. So itong isa para sa smartphone mga Kanoy P. At itong isa para sa GoPro o kaya DSLR na camera din. Yung dalawang buhit na yan kung nakikita nyo, yan yung pang DSLR o kaya pang GoPro. Kasi yung isa nyan, tatlo yung buhit niya mga Kanoy P, para sa smartphone naman yon. So ganyan. Bubuksan din natin yung tawag nun, itong media mode natin para ma-setup na natin itong media mode. Yan. Diba? Yan mga Kanoy P, buksan natin. So sana walang makulog. Ayan, may manual sa loob. Diyan na lang yan. Bali ito, mga Kanoy P, ganyan yung nasa loob niya. Ito yung media mode. Ito yung thumb screw niya. Yung mount para sa lalagay niya sa tripod. So itong tatanggalin lang natin tong media mode. Ayan. Tapos ilalagay natin, try natin ilagay dito sa GoPro natin na Heroic Black. So buti na lang to mga Kanoy P, nung nahulog, napagawa pa natin, under warranty pa siya. Hindi na napalitan, ni-repair lang mga Kanoy P. So yung paglalagay nito mga Kanoy P, tanggalin na lang natin tong cover niya kasi ipapasok natin dito sa media mode na to. So mamaya, try natin kung maganda nga ba yung mic na yon. So ilalagay natin mga Kanoy P. Paano ba yan? Ganyan. Kasi nandito yung USB Type-C niya. Ipapasok nyo lang mga Kanoy P. Kaya dapat wala yung sarado dito yung pintuan ng battery niya. So ipapasok ko lang mga Kanoy P, no? Tapos i-cover nyo yan mga Kanoy P. Yan. Nandyan na yung media mode natin. Yan.
So, try natin na ilagay din yung mic niya mamaya. Ilalagay muna natin dito sa tripod natin. Bali, ito yung tawag na nitong media mode. May sariling mic na rin siya, mga Kanoy P, pero wala siyang cover. Wala atang nabibili na cover dito eh. So, ganyan yung setup natin. Lagay na natin yung mic. Dito na natin sa taas ilalagay itong mic niya. So, hopefully, hindi siya sakop sa screen. Pero pag sakop, lagay na natin dito sa gilid. May dalawang lagayan naman to. Dito, pang ilaw. Pwede naman sa taas yung ilaw kung sakasakali. Try natin dito sa taas muna yung itong mic. So, ganyan, mga Kanoy P, yung setup niya. Ano bagong setup ng GoPro natin na Hero 8 Black. Hopefully na maganda yung audio nito, mga Kanoy P, at hindi siya nasasakit ng hangin. Yung wind noise. So, itry natin, mga Kanoy P. Open ko lang siya. At isetup natin kasi kailangan pang isetup yung mic niya. Ito na, mga Kanoy P, yung bago nating setup ng GoPro Hero 8 Black na vlogging setup, mga Kanoy P. Bali, ganito na rin dati yung setup ng GoPro ko, pero yung gamit ko dati may ito, yung 3.5 mic adapter ng GoPro. Bali, naka-DIY lang yan dito, nakadikit, pero mas maganda yung setup ngayon ng GoPro natin kasi nasa media mode na. Ito na yung media mode niya at ito na yung external mic. Diba? Panalo, diba mga Kanoy P? Hopefully na maganda yung audio natin ngayon dyan sa cellphone nating camera ngayon. So ito na. Ito na siguro yung gagamitin kong vlogging setup pag lumalabas ako. Pag malakas yung hangin. Grabe kasi dito mga Kanoy P sa Taiwan. Pag summer, lakas ng hangin dito. Kaya mahirap pag mag-video sa labas na walang gamit na external mic. Pangit ng sound niya, mga Kanoy P. So, ito siguro maganda na itong bago nating tawag nun. Bago nating vlogging setup ng GoPro natin. Panalo talaga, Kanoy P. The best. The best, mga Kanoy P. So, sana nakapagbigay ako ng idea sa inyo, mga katulad kong vlogger din sa mga sulok ng mundo. Hopefully nakatulong tong video na to para sa inyo rin. At yun, bili na lang kayo ng media mode kung naka Hero 8 o Hero 9, may nabibili na yan na media mode. Ito sa akin, Hero 8. At yung iba pang accessories, marami naman eh, mga Kanoy P, marami pang accessories ng GoPro. Kaysa yung DJI na brand, mas marami yung GoPro na accessories, mga Kanoy P. So, tingin-tingin na lang kayo sa mga tindahan dyan sa lugar ninyo. Kung gusto nyo yung ganitong setup, pwede naman. Kung gusto nyo yung Saramonic mic o kaya Rode mic, pwede naman, mga Kanoy P. Depende na lang sa inyo kung anong gusto nyong brand ng mic. Pero siguro maganda na rin tong Saramonic D-Mic Mini na brand, mga Kanoy P. Ngayon ko lang tong magagamit. Kasi yung dati ko, ito yung Rode mic. The best talaga siya, mga Kanoy P, pag mahangin. Wala ka talagang maririnig na wind noise. Sira na kasi ito. Nasira na kasi ito, mga Kanoy P, nung nalublob. Hindi ko naman expect nung namimingwit ako. Bigla na lang natumba yung tripod ko. Yung kamali ko lang doon, hindi ko siya nalagyan ng pabigat yung tripod, kaya nahangin. So, kamali ko naman yun, mga Kanoy P. Hindi na maulit yun. Alam ko na sa susunod, talagang lalagyan ko na ng pabigat yung tripod. So, ayun. Siguro baka sa dorm na lang tayo na mag-shoutout sa inyong lahat ng mga solid supporters. Maraming salamat kasi sinaman nyo na naman ako dito na gumawa ng content, at salamat kasi nandyan kayo parati na sumusuporta sa lahat ng mga video vlog pa
na ginagawa ko dito sa bansang Taiwan. Maraming salamat, mga solid Kanoy Pi. I love you all and stay safe lagi kung nasan man kayo. So, masayang-masaya na naman si Kanoy Pi for this magandang setup, 'di ba, mga Kanoy Pi? Panalo! 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 So siguro sana makasama ko na naman yung tatlong kaibigan ko, si GP Calagay, Yo Vlogs at Papa Joe Vlogs. Sana makalabas na naman tayo. Nakakamiss yung galang ganon eh. Napakasaya talaga, mga Kanoy Pi, pag solid talaga yung mga kaibigan mo. Walang plastikan, di ba? Ganon yung the best na kaibigan. Yung parehas kayo ng gustong gawin, di ba? Mga vlogger na mga solid. So mga Kanoy Pi, siguro doon na lang tayo ulit sa bahay at pauwi na rin ako. So ililigpit ko lang tong mga box na to, yung gamit ko, at para makauwi na rin. Di ba? Solid mga Kanoy Pi. So what's up mga Kanoy Pi? Ito na yung bago nating setup ngayon na media mode, saka yung external mic na Saramonic B-Mic Mini. So hopefully na maganda yung sound natin ngayon. Bali, mahangin dito. Ayan, nakita nyo naman na gumagalaw yung mga dahon ng umuya ba yan? Nyog ba yan? Basta dahon ng kahoy na yan, yung punong kahoy na yan. So ayos nga ba yung sound niya mga Kanoy Pi? Itong external mic na gamit nating Saramonic B-Mic Mini. Bali, susubukan din natin mga Kanoy Pi yung GoPro lang, kung ano nga ba yung sound niya compare dito sa may media mode at may external mic na gamit mga Kanoy Pi. So tanggalin ko lang yung media mode at yung external mic natin. Tignan natin yung pagkakaiba ng may shotgun mic na gamit, di ba? Bali, ito naman mga Kanoy Pi yung media mode mga Kanoy Pi. May shotgun mic din yan na nakakabit mismo sa media mode at ito yung sound niya. What's up mga Kanoy Pi? Nandito tayo ngayon sa park at mahangin ngayon dito. Ayan, nakikita nyo naman yung punong kahoy. Gumagalaw yung mga dahon niya. So, ano nga ba yung maganda mga Kanoy Pi? Yung may shotgun mic at itong media mode na to mga Kanoy Pi. Tignan nyo na lang yung pagkakaiba ng boses natin at itry din natin yung mismong GoPro lang na walang media mode mga Kanoy Pi, di ba? So what's up mga Kanoy Pi? Ito na yung mismong GoPro lang na walang media mode at walang shotgun mic na nakalagay. So maganda nga ba yung sound nitong GoPro na to? At mahangin dito ngayon, dito sa park na to. Ayan, nakita nyo naman yung punong kahoy, gumagalaw yung mga dahon niya. Kaya mahangin mga Kanoy Pi. So maganda nga ba yung sound niya mga Kanoy Pi compare sa naka-shotgun mic na nakalagay sa media mode o ito? Tignan nyo na lang mga Kanoy Pi. Ayun mga Kanoy Pi, bali tapos na tayong nag-vlog dito sa park at pauwi na ako. Bali, gamit natin ngayon yung bagong setup ng GoPro Hero 8 Black natin na vlogging camera. Nakita nyo naman kung gaano kaganda, di ba? Yung pag-setup natin kanina. So hopefully na nagustuhan nyo tong video na to at nakatulong sa inyo yung mga katulad kong vlogger din. At kita-kita na lang tayo mamaya sa dorm mga Kanoy Pi para mag-shoutout sa inyong lahat ng mga solid supporters at mga solid vlogger din na mga kaibigan natin from iba't ibang sulok ng mundo, kasi may mga kaibigan na tayo dyan, mga solid supporters. Unang-una yan, shoutout kay Sir Dadami Vlogs from Melbourne, Australia. Shoutout na rin kay Sir Ferdi Andrea ng California, USA. Shoutout kay Sir Isip TV from California, USA. Shoutout kay Buhay France from France, di ba? At shoutout na rin kay Rich Cabayans Vlog from France. At shoutout na rin kay Pamilya Torres ng Seeds Republic. So yan yung mga kaibigan nating mga solid na vlogger. Shoutout na rin pala kay Sir Toto Talumo ng Canada.
Marami tayong kaibigan dyan sa san mang sulok ng mundo. At sa mga hindi ko na shoutout ngayon, doon na lang tayo sa bahay na mag-shoutout sa inyong lahat, mga kanoypi. I love you all and stay safe. Kita-kita tayo doon sa bahay, sa dorm. So ayan mga kanoypi, nandito na naman tayo sa last portion na to at kung saan dito tayo na nagsha-shoutout sa inyong lahat ng mga solid supporters ko ng mga kanoypi. Sa mga nagpa-shoutout nga pala, baka nandito yung mga pangalan nyo mga kanoypi. Umpisa na natin na mag-shoutout sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Ma'am Evelyn Thomas. Shoutout na rin kay Ate Imelda Magno from Tarragona, Spain. Shoutout na rin tayo kay Ate Mendoza Elsa. At shoutout na rin kay Ate Nitz Mabini. Shoutout na rin tayo kay Milet Epres. At shoutout na rin sa Epres Family. Shoutout sa inyong magpapamilya dyan, sir at ma'am. At shoutout na rin tayo mga kanoypi kay Densky Capicinho from Southern Leyte. So shoutout sa inyong lahat mga kanoypi dyan sa Leyte. At punta na naman tayo sa mga vlogger din na nagpapa-shoutout ng kanilang mga channel. Mga kanoypi, shoutout na rin kay Ron TV Series. Shoutout na rin kay Yonica Hias Vlog. Shoutout na rin tayo kay 444 Motovlog from Singapore. At shoutout na rin tayo kay Eugene Travel TV. Shoutout na rin kay Joel's Life Vlog. At yan lang mga kanoypi yung mga nagpapa-shoutout ngayon. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba para sa next vlog ma-shoutout ko yung mga pangalan nyo. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin, please i-hit nyo na yung subscribe button sa baba at click nyo na rin yung bell notification para ma-update kayo lagi sa lahat ng bagong i-upload kong video dito sa bansang Taiwan. At huwag nyong kalimutang i-like tong video na to. Share nyo na rin sa mga kaibigan nyo, sa mga pamilya nyo, para dumami pa tayo mga solid kanoypi. So dito na naman natatapos tong video vlog na to mga kanoypi. Abang-abang na lang sa mga susunod pang mga video vlog na i-upload ko dito sa bansang Taiwan. Maraming salamat mga kanoypi. Lalong lalo na nga sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you so much mga kanoypi. Shishini sa inyong lahat. At so kita-kita na lang tayo sa next vlog mga kanoypi. I love you all and stay safe. Peace out!